Sa'yo. Pwede ba uwi ka? Ha? Yeah. Uwi ka? Uwi ako. Gusto mo ngayon, ha? Gusto mo ngayon, ha? Si Alo, gusto niya ngayon na, eh. Kaso nga lang, naka-schedule 19, eh. So, wala kang magagawa, Alo. Magsasawa ka sa mukha ko. For 12 days. May countdown pa. Countdown. Ayun, Zyle. Ayan, shoutout. Jason, watching here from Davao. Kareto na nga po yung ating execution. Third pick, Shadow Demon. Para sila pwedeng kumuha ng draw strat dito. Palag-palag din to. So, binan ng execution dito yung Death Prophet. And we all know Death Prophet kino-complement dun, nagko-complement sa Nature's Prophet. Kapag you're talking about the push strat. Shoutout ka pala dyan kay Kuya Nick. Silip ka just do dito. It! Take yung nga pala sa pizza mo, ha? Sa pizza. Thanks. Yan. Lul. Uy, bawal! Bawal, bawal! Cut, cut, cut! Jesus! Number one! Naku! Si Kuya Nick yun, si Kuya Nick. Ayan, oh, Cavite, Dubs Gaming. Ayan, shoutout sa'yo dyan. Ito pa, BGC Taki. Naku, Luna. SD Luna. Diyos ko po. Palag-palag din to rin. Mm. Simbang Gabi Israel. Ito kasi gaya-gaya eh. Ito eh, sinabihan lang ko ni Alo. Oh, ano gusto mo? Ikaw yung tawaging Simbang Gabi o ako? Tawala ikaw dalawa lang, tayo. Ikaw na lang, syempre. Diba? Ako, mag-general 2 na ako. Hindi diba? Naman ako mukha magsisimbang gabi. Iba kasi yun sa'yo. Hindi, ikaw, yung simbang sa'yo. Gabi talaga yun eh. Yung sa'kin kasi, makikita mo common na mga hindi talaga, simbang gabi talaga babae, yan rin. Wala talaga rin. Hindi, common siya para sa umay. Simbang gabi yung talaga yun. Yung sa'yo, mukha kang dance. Simbang gabi. Uy, di na, naririnig ko yung sarili ko. Teka lang, narinig mo ba yun? Narinig ko din saglit. Narinig ko saglit yung sarili ko ha. Minumulto tayo ng mixer natin, alo. Ayan. Team Empire. Fourth pick. Ayan na. Empire yes po leading. And 1-0. Hindi. Execrations turn to bad. Sniper. Fourth pick. Medyo masakit. So, nag-expect tayo na pa-push centered strat. Kasi, kumbaga parang hindi pala. Pero mahihirapan siya dun. Sa bagay, depende rin naman. Kasi kung ang lalapit lang sa kanya na hero, syempre pag sniper, kailangan, di ba, alam naman natin, malayong range na. Ang pwede palang lumapit sa kanya na hero dito, coming from execration, yung Earth Spirit pa lang. Tapos, depende na lang din siguro sa magandang setup na mapoprovide ng SD. Siyempre, lag una SD dyan. Yeah, pwede rin the disruption offensive-defensive, pwedeng-pwede. Yun nga, kumbaga, disruption coming from the Shadow Demon. Tapos yung rolling boulder na ito ni Earth Spirit. So ito, well said rin. Pero shoutout na rin pala sa mga nagpapashoutout dyan. May malalaglag na ba seeding lang sa playoffs? Mm-hmm. So, first seed, semifinals agad, second and third, papasok sa quarterfinals. True. Shout out nga pala sa mga Lodi ko dyan. Ako pa yun napasama. Void. Void daw. Again, walang uuwi, ah. Walang malalaglag. Kasi lahat pasok pa rin, no? Ayan, ako, may lumilipad tayo na ulo dito. Just do it, Kuya Nick. Ayan. Spam one kung mabait na tao si Kuya Nick. Spam talaga yung order ko. Spam talaga. Spam. Oh. Spam egg. Ako kanina, tuyo. Tuyo, tapos ano, itlog na pula. Sa akin, sinigang. Siyempre, sinigang. Ha? Oo. No, last week pa, boy. Ayan, spam one. Kung mabait na tao si Kuya Nick. Siyempre, one yan lahat. Mabait na tao si Kuya Nick, mga kaibigan.
At unti-unti na nagkakaroon ng leeg. Ay, Diyos ko. Unti-unti, totoo naman ah. Minsan talaga, pag umuwi tayo, hindi na tayo nakakamalik. Ayan. What if 1-1, wala na tiebreaker? Kahit manalo man na XA or manalo yung Empire. Pahinga na si Kuya Nick. Actually, napapahinga sila ngayon. Kami lang yung hindi. Best of 5 kagabi? Apat na laro. Ayan. So, sana nag-umabot ng 5? Sayang talaga. Tahimik na lang ako kung lagi yung nagsi 70 minutes eh. Oh. Sniper Luna. Weaver o Weaver. Ayan. Oo. Siyempre, pag lumampas na ng 30 minutes, Calbs, it's time. Calbs, lagi na lang to eh, no? It's time, no? Puro na lang, it's time eh. Ayan, Kurt Carlos. Yes, bukas. Sobrang saya na naman ng dalawa dun sa Gedly Gedly. Next Assassin. So, eto na nga mga kaibigan. Palag-palag tayo ngayon. Pwede ba? Oo, pwede na. December 16, guys, sa Urban, Kita Hits. Urban QC. Mag, ano na kayo? Mag, file off. Na kayo ng day off. File ng leave. Again, Urban QC, December 16. Pag kung magtatanong kayo ng anong oras, pwede kayong pumunta doon, alas 7 ng umaga. Kita Kits na lang tayo sa gabi. Ayan. Naku, Kuya Nick, umupo ka dyan. Ikaw magka-camera. Ikaw magka-camera, boy. Oo. Injured yung daliri ko. Hindi ako makakapag-camera. Yun, sa Riyad. Shout out, Jabongski. Ayun. Ayan, guys. Kuya Nick yung nagka-camera, mga kaibigan. So, paalala ko lang. Pero, eto na nga. Pakilala na agad natin yung mga heroes natin for both teams. It's Execration, Kimo sa kanyang Shadow Demon, RR, Next Assassin, Raging Potato sa kanyang Razor, Gabi sa kanyang Luna, and Yaj sa kanyang Earth Spirit. Sa Empire naman, may Poshka on Bane, Ghostix sa NP, Vanskor sa Sand King, FN sa Sniper, tapos si Silent naman sa kanyang Weaver. And shoutout nga pala sa mga nanonood dyan. Makakatune in lang, this is game number 2, Execration versus Empire. Sa kanilang Best of 2 Series group stage po ng ROG Masters live na live sa KLCC sa Malaysia. Ito na. I'm General 2. Nakasabo ko nga pala ngayon si Rain and we'll be your casters for what's supposed to be the last series or last game dito sa ating day number 1. Pero nako, Dota 10 is real. The disruption into the rolling boulder. Impale. May Barrow Strike dun sa likod. Ayan na si FN. Binabanatan. May Impale na dumating. And First Blood. Makukuha ng ni Bimbo. Si Vanskor napatingin na lang habang pinapatay si FN. So, yun yung Poshka. And, si Miposhka at yung Weaver na doon sa may top lane. Nag-chill-chill sila pero tingnan mo naman ito si Vanskor. Grabe naman yan. Apat na bounty rune masisecure ng Team Empire. It's once in a lifetime. Di naman lagi pero minsan lang natin nakikita yung apat na bounty rune masisecure ng isang team. Pero kailangan na mag-pack nga dito ni Gabi. Gabi, the body blocks, the right click damage, and Gabi mamamatay. So it's 1-1. Nasilitan na siya doon ng bounty rune. Nakakuha na pa siya ng kill. So, at maglalakad siya papunta doon sa bottom lane. Dito naman sa mid lane na match up natin Sniper at saka Razor. Tapos doon naman sa taas, RR, sa Silent and Poshka. Magandang, in terms of the zone out lang, magandang pang zone out ang gagawin ni Poshka dito kay RR. As long RR, di pa marireach yung kanyang level 6. For me, magsa-struggle siya dito sa may top lane. Nagabang dito naman sa may pero lane. Yun din naman yung purpose kung bakit, di ba, zone out din naman. Kumbaga, wag mo agad mahuha yung primera na level mo.
And Empire taking the career dito sa Radiant side. So I think sino ba yung may pakana dun? Mamaya malalaman natin yan, mga kaibigan. Tower Army push ka, makikipag-right-clickan lang, makikipagkitaan sa isa't isa. Wala nang next series. Probably meron kung meron tayong tiebreaker. Ayan, sa mga nanonood sa Facebook, hindi lang pala tayo sa Twitch Live. Sa Facebook din. Pero ayan, ginugo naman nila si Nature's Prophet dito. Rolling boulder in, Ghostick dropping low. Eto ngayon si Gabby, isa pang right click dyan. And Gabby, gumante, pinatay mo ko kanina. Eto ka ngayon. Natokhang siya sa may bottom lane. Kasi kung sakali man na umangat, at umangat nga itong si Nature's Prophet, pwedeng-pwede siya silatan ng kill naman na ito nung dalo. Yung tatlo. And so far, ito yung mid lane natin. Magiging medyo passive. FN and Raging Potato. Then kailangan well, pangantayin ng execution na mag-online yung assassin. Tsaka wala pa rin kasi talaga tayo nakikita ng mga rotations coming dun sa mga supports. Maliban na lang yung mga suntukan kanina para dun sa bounty rune. Kasi yung ginawa dito ng execution, finocus nila yung dalawang supports nila dun sa may bottom lane para baogin ang baogin yung Nature's Prophet. And pero naku, nandiyan na si Sand King. Ang gandang pagkakaseta. Pero yung stun sa dalawa mga kaibigan, Lucent Beam, Barrow Strike, Ghostnik, mamamatay. Pero yun nga, mamamatay pa rin si Kimo at ito, ginugo pa rin nila yung Sand King. And there goes everything. Banscore will try to juke him out on the tree line. Yaj, hinahanap dito. Nagkakitaan sila. Barrow Strike. Naku po, Yaj, mamamatay ba? Papatayin na siya doon ng atabs ni Ghostnik. Naging 1-for-1 exchange pa yung nangyari doon sa bottom lane. One to the top lane naman, easy lang. Pero pagdating sa last kalapit hits pa, and denies, ayan, sarap diba? Ice cream. Oh, yeah, sarap kumain ng bawal. Sa last hits and denies, lamang na lamang dito yung dalawa coming from the side of Empire. Yung Weaver at yung Sniper. Pero FN, mamamatay sa gitna. That's the joint effort ni Yaj at ni Raging Potato. Nalate lang din doon si Banscore sa gitna. Kaya na-secure din yung kill nila doon sa Sniper. Pero dito naman sa taas, binabanata naman ni Poshka itong si RR. And ako po, on to the jungle side. May paparating, may Barrow Strike doon to stop Banscore. Barrow Strike, Stay Carapace, papuputok. Ako, RR dropping low. Yung salagubang natin, mga kaibigan, gumagapang. Naturally, gumagapang naman talaga. And RR will fall. Ra-right-kickin lang ni Silent. Pero Gabby kills Ghostick for the third time. Dito sa may bottom lane. Pangatlo niya na yan. So, ano magiging adjustments dito ng Empire? Hindi na pwede basta-basta umangat yung Nature's Prophet shot. Pero naku, manguha naman siya ng courier. Hindi na nag-go. Tashil. Pero ako, see, they're going after Raging Potato at yun lang. Raging Potato mamamatay dito sa may mid lane. And balik na sa bottom lane, Nature's Prophet. Kasi dahil nga lagi siya nag-go dun sa baba, mas inaano niya na lang na kumuha siya ng mga rotations. Pero speaking nag-go of go lane, yan na naman. Pang-apat niya na. Killing spray na si Gabby dun sa baba. At pwede sila ngayon kumuha ng mga objective. Magandang pinapakita nung maganda rin yung pag nung ginawa na execution na doon talaga yung support naka-focus sa baba. Kaya rin naman kasi ni Raging Potato na i-sustain yung sarili niya. Maliban na lang talaga na magkakaroon ng ganung rotation. Kanina, nag-rotate nga yung apat na heroes coming from Team Empire para lang doon sa Raging Potato. Sabay pag-tipping nga ni Nature's Prophet doon sa baba, yan na naman kukulitin na naman niya yung courier. No. Lagi na lang. Pero kagaya nga ng sinasabi ko, saktong-saktong pag-tipin ni Nature's Prophet dun sa baba. Ginaw siya agad ni SD. Kailangan na rin mismo mag-ingat. Abang tingnan mo naman si Miposhka dito, di ba? Laging zinazone out si RR, giving enough space para dito sa Weaver. Kaya di man lang siya makapag-deny. Rekta-rekta na dito mga kaibigan. So, net worth tayo. Nangunguna sa net worth will be the Weaver. Sinundan dito ng execration na Gabby and the Raging Potato. Sabi dito ni Ghostick, space created. Ayan. Space created nga para dun sa kanilang Weaver. Sana susuluhin yung shrine again. Wala pang level 6. And Gabby now standing at level 5.
Ito, hindi na nagpapakita sa baba yung Nature's Prophet, pero yata na magkakakitaan yata sila dun sa may Riverside Barrow Strike. Nandito si Ghost Tech Nira, right click na naman dito ni Kimo na may double damage rune, rolling boulder, magkoconnect pa EP, wala nang magagawa. Limang beses, 5 times in a row. Sobrang sakit, mga kaibigan. At dahil patay na naman si Ghostick, tuloy-tuloy lang sa pagpa-farm din sa bottom lane itong Lunan God. Tapos nakapag... yung sniper umalis din dun sa lane, pero yan, nandiyan naman itong si Nature's Prophet. Go na naman nila si Bimbo sa gitna. And there goes the right click damage, pero TP's coming in. Mamamatay siya dun sa assassinate. Magsusurvive. Si Edge pa yung susunod. Barrow strike. Ako po, nandiyan sa may tagiliran si Miposhka. And that's 2 consecutive kills for Team Empire. Pero di pa ata tapos si Aram. Gusto pa i-go. Meron siyang timelapse eh. Yan lang. Out na rin. Pero dito si Miposhka sa Gently na naman, no? Papatulugin yung kuya mo. Right click in. And RR will fall. 7-7 agad. Well, it seems so 4-7 kanina. Go-go niya naman yung Bane. Potato, starting lane yung stun, no? Uy! Tamuntikan pa. Pero I think mamamatay na si Miposhka ka dyan. Magpapa-deny, pero to no avail, hindi siya madi-deny. Sobrang sakit, mga kaibigan. And si Silent, tahabuli ni RR. I'm back, sabi niya. Sabi niya, I'm back daw. Ito yung first 10 kills. Buhay na buhay pa rin, mga kaibigan. Pero habang nangyayari yung lahat, ha, si Gabi nakakuha ng tower dun sa bottom lane. Well said, 7 minutes in. And back to the old drawing boards dito para sa Empire. Hahabulin si RR onto the top lane. Shokuchi, lagi siya nasi-zone out. Okay, hinihintay talaga yung level 6. As soon as it's level 6, siguradong sigurado. Mag-rotate at mag-rotate si RR. Lalo na merong sniper. And Weaver tingnan going mo after naman his defensive blade. Habang si Gabi. Pakasarap. Atin na item na Gabi. Yan. So he's now at level 6. Mag-MOM into the Manta. Manta style. Level 1 lang yung ano niya eh. Glaive. Then prioritize na yung Lucent Beam. Kasi lagi nilang pinapatay kanina yung Nature's Prophet sa baba. Sadi na hipa. Neutral creep pa. Nagpa-farm lang muna. Pero naku po, RR na naman. Pulahan ng buhay dito sa may top lane. Oh, right click damage ni dito ni Silent. Shukuchi. Isa pang right click dyan. Ayun na nga. Shukuchi. Shukucha. Ah, wala was Quinty, no? Wow, ito talaga. Pakagaling talaga eh, no? Sinigang! Woo! Sinigang! Ha? Bangus tong Katsu. Bangus tong Katsu lang, pero naku po. Ayan na naman yung stun. The silence, mga kaibigan. Miposhka, naku. Banished into the dark realm. Miposhka dropping low at mamamatay dito yung ating Bane. Silent. Shukuchi. Ayan na yung multiple TP. Abot ba ang damage kay Reggie Potato? Pero naku po, tinipihan kayo sa mukha. Napaka tabadong-kabado yung first 10 kills, mga kaibigan. 9-9 po tayo. 1K gold advantage para dito sa Team Empire, pero nag... Ayan na, sobrang parang kinikilabutan dito yung mga kaibigan natin. Pero yung ating Empire naman, makukuha yung tower sa may mid lane. Ghost Stick now, meron ng drums. Pero maganda rin, maganda para dun pala sa dalawang team. Ayun. Yung mga supports kasi nila parehas, kayang pumake off ng core. Nang kahit sila lang dalawa. Tama din. Pagsama mo yung Disruptor at yung Earth Spirit palag. Pero dun naman sa may top lane, ayan, mag sasama-sama jutsu. Yung, may dumating na spam. May dumating na spam. Ayan na. May dumating na nga na spam pero tipis. May pag speaking of dumating din sila sa may top lane. On to Vance Coriata. Drums naman para kay Bimbo.
Tapos gumalaw na rin si Gabi para naman mag-push doon naman sa top lane. Pero... Link, eh. Silent naman. Mapapag... time-lapse na lang dito sa may mid. Pero may ginaw sila sa may top lane, mga kaibigan. Oh no, may ginaw sila sa may top lane. Dire's top tower is under attack. Go top lane. Sa may top lane. Ayan, so dito tayo sa may bottom lane, mga kaibigan. Pinupush ngayon ni Ghostik. And ni FN, TP's coming in. Andito na si Yan. Pero kailangan niya mag-ingat dun, ha? Rolling boulder onto the sniper. Binablock niya eh. There goes the stun. Masasprout ngayon yung ating Earth Spirit. Pero yung Impale hindi aabot. Gabi managed to take down the tower dun sa taas. Pati Yaj yung mamamatay dito sa baba. RR ang susunod. Empire will secure the first 10 kills. Napatagal din kasi yung mga TP na coming from Execration. Kaya dalawa pa yung nakuha sa kanila. Kasi apat din coming from Team Empire yung nandun sa baba. Ito na yung ating timo naman. Mag, the rest of Empire, sinisimula nilang mag-ikot-ikot. Maghanap ng take-off. Habang yung next assassin naman, maganda na sana yun eh. May Impale Vendetta combo na sana siya eh. Radiant's bottom tower is under attack. Dito si Miposhka, magmamasid-masid lang mga kaibigan. Nandito lang sa gitna, hindi na tumatawid ng river yung Execration. Pero ayan, tuloy-tuloy lang itong Execration sa pag-perform ng Malat. Mukhang i-go-go nila si Ghostik dito sa baba. Nandun si RR at nandun na rin si Yash. Nandun si Magnetize, Impale Vendetta combo, binato rin. Pero nandun na rin naman si Silent na naka-diffusal blade na. And si Yash yung targetin. Wala mana yung kuya mo. Papatulugin pa yung Shadow Demon. Gantay lang din ito si Silent pero and mapapatay niya rin si Kimo. Wait lang, binaro strike into the epicenter. Naku po, Raging Potato. Sobrang sakit. Tatlo agad yung nawala in exchange of one. Si Nature's Prophet lang para dun kay Bimbo, Kimmo at sa kay Yans. Tingnan mo naman si FN dito, nire-right click na naman yung tower dito sa may bottom lane, at second tier. At magkasama dyan ngayon yung Weaver, tapos Nature's Prophet at saka ngayon yung Sniper. Pwedeng-pwede nila kuhanin yung bottom tier 2 tower. And no contest from the side of Execution. Radiant's bottom tower has fallen. So palag-palag pa rin mga kaibigan. Sama ako guys. Sabi daw, sama ako guys. Pero naman dito si Silent, lumipat na dito sa may top lane. Kukuha na naman dito ng kuha-kuha ng objective yung gagawin niya dito. Tabang si RR, tingnan naman yung langgamat yung salagubang. Oh! Pinipingout out niya eh, kasi malapit lang din yung Luna at saka yung Earth Spirit dun. Nakawayan na nga ako. Binabantaan. Yun ang Impale Vendetta combo at yung Rolling Boulder mga kaibigan. Ako po, TP's coming in onto the Shrine area. Pero wala silang detection. Ni Poshka, nandito na. There goes the Sprout. And the Barrow Strike. Mapapatay pa nila ngayon yung si ating RR and Kimo at the same time. Dito naman si FN. Nagkikipagbunuan kay Yaj. There goes the stun. Grabe naman itong ginagawa niyo. Tingnan mo naman po the right click. Pero Gabi, Illusion Beam. At nabuhay pa dun si Yaj. Napulahan ng buhay. Mabuntikan pa, kuya mo. Tanggal pero, yung killing spree dun ni FN. 371 gold para kay Gabi. Radiant's top tower is under attack. 15 minutes in. Habang doon naman sa may top lane, ayan na, binabasag ng Team Empire yung first tier top tower. Then wala na namang contest sa side of X. Pag nagsama yung Weaver at yung Nature's Prophet, sigurado makakatake sila ng objective. Oh, no way. Ito na naman yung Barrow Strike. Patutulugin pa yung kuya mo with a Pits Grip. RR is down. Susunod pa si Kimo. Ayan na naman po. Defensive disruption. Barrow strike. Saktong-sakto. Timing. Timing is everything, ladies and gentlemen. Pero naku po, si Vanscore nga lang mamamatay. Mababaligtad pa ng Execration. That's two for the price of one. And Silent tatakbo. Napaganda pa nga yun para sa kanila. Saktong-sakto lang yung pagkakadistruption ni Kimo para sa sarili niya. Para makaback up doon yung mga kasama niya.
Sabi doon, space created pa daw. Ayan, nasabi yung Koska sa chat. So marami sila pwedeng option dito. Execration could go for the Roshan. Empire could also go for the Roshan para matake lang yung advantage. Kasi right now, sabihin na nating may lamang na net worth yung Empire. Pero toe-to-toe pa rin yung laban natin. Yun nga, 16 minutes in the game, 13-17 yung score natin. Tapos 3K net worth gold yung lamang na maneto ni Team Empire. Dito yung ating Empire, hindi naman sila naman yung hindi tumawid ng river, yung dalawang teams yata eh ayaw na tumawid. Pero kung habang nakakuha sila ng kill, kumuha rin dapat ng objective itong execration. Kasi ang nagiging problema naman sa nila, pag kumuha sila ng kill, nagpa-farm sila. Eh yung Team Empire, tuwing nakakuha sila ng kill, kumuha agad silang objective. Team Empire with a barrel strike on to Kimo. And hindi nga lang siya nagtumagal dun. I think Team Empire pwede sila kumuha ng rush, pero ewan ko na lang nung plano nila kasi yung Nature's Prophet nandun sa may bottom lane, push lang ng push lang ng push yung plano niya dito. Yaj magtatago sa may blind spot on the tree line. Parating na rin sa Raging Potato dito at magsascan pa kayo yung Dire. FN. Back na rin sila. Wag na daw muna. So habang ang nagpa-farm sa side, nagpa-farm at nagpo-push dito sa side ng Empire, yung Nature's Prophet. Well, si Gabi naman, nagpapakasarap dun sa may top lane. Siya nga din yung nasa ating top net worth sa ngayon. Na siya, punta siya sa rank, papunta na sa 11k. I'll take your tribute. Ito na nga po. Kami din mo kami yayin. Group up dots. Yung X eh. Naku, sumakit bigla yung ulo. Sumakit yung ulo ni Kuya Nick dahil sa spam. Ako po. Na, sasama-sama si Gabit Raging Potato. Gusto nilang kunin itong first tier middle tower. Grabe na yung disruption. Kukuha na lang objective. Grabe talaga ito si Kuya Nick. Early game, mid game, late game daw eh. Malevolence para dun sa Nature's Prophet. Ito na naman si Silent. Binaba natin si RR. Naku, maiispatan siya. And that's a dead Nyx assassin. Buti na lang, nabili niya din yung Blink Dagger bago siya mamatay. Pero 18 minutes na rin kasi. Arcane Blink Dagger pa lang yung item niya. Tapos BKB naman na pick up para naman dun sa Weaver. Ayan, Super Saiyan daw, sabi nila dito. Habang Yaj and Gabi, magsasama-sama sila ngayon sa may top lane. Four staff now, onto the Shadow Demon. Tapos si Silent, yun naman, nagpa-farm sila sa side, sa jungle ng X eh. Kasi awak na rin naman nila yung lanes ngayon ng situation. Pero yan, mukhang gusto naman nila i-go dito si Bimbo sa middle lane. Pa. Isa sa mga nagpapahirap na lang din sa kanila dito, yung Luna na nakakapag-split push. Kaya minsan kinakailangan din nila mag-back. Kaso nga lang, meron rin namang Nature's Prophet itong si Team Empire. And item check tayo dito mga kaibigan. So, ayun na. For execution, notable items natin sa kanila. The Blink Dagger onto the next assassin mga kaibigan. Raging Potato. Ayun na, meron ng 4 staff and drums. Gabi with the Hurricane Pike plus yung MOM. Going for the Manta style na rin yung kuya mo. Pero yun na naman, the Impale Vendetta combo once again. Nakapag BKB pa, tapos nakapag timeless pa yung si Weaver doon. At eto si Aran, binabanata niya. Pero aabot nga lang yung EP. Live na live to, kuya. Rags to rich. Live na live. Tuwang-tuwa si Kuya Nick. Pero na ako po, mag-group up dito pa dito yung Empire. Habang... FN naman, pinupush dito yung mid lane. Well, snipe nila. Ito biglang tumahimik ang mapa mga kaibigan. Both teams working their way on their items. Wala pa. I think a teamfight, di pa... Soon pa siguro yung team fight, hindi agad-agad.
Pero sa akin, magkatalo lang din talaga sa objectives eh. Magkatalo sniper, lang, oh. Sniper Nature's Prophet Weaver, tas Luna SD, Razor. Palag-palag, no? Laban na lang pero nakaspag-smoke dito yung Empire, mga kaibigan, sa Gedli. Piniping si Gabi. Pero ayan yung na yung epicenter, pero walang nangyari, walang tinamaan. Tapos ayan, ginugo pa nga nila. Na lang yun kasi lakay Kimo. So kung di nila makuha yung maliit na isda, eh di yung malaking isda, maliit na isda na lang yung kunin nila. Bars! Ayan, kung di makuha yung malaking isda, maliit na lang. Tuna eh, di ba? Ulam na rin yun. Hindi mo ba alam gano'ng kahirap kumuha ng tuna? Di ba? Pa kung hindi pa makakuha ng tuna, edi tuyo na lang. Tuyo na lang. Meron ako yung Barrow Strike na naman dito, mga kaibigan, at mamamatay si RR. That's Empire taking the Aegis of the Immortal. Nakakamoy tawa ni Kuya Nick. Wala akong makatulog eh. Ako, huwag ka na, Calps. Meron ako po, inahabol na. Cancel pa yung TP dito ng Raging Potato. And that's a dead Razor. Habang dito naman sa may mid lane, may nagkakaboksingan ng mga kaibigan sa Gedli. Patutulugin si Gabi. Magnetize, iko-commit dito ni Yajen FN. Magpapap yung Aegis ng kuya mo. Pero mukhang isa, another round pa dito. Nakamit na-eclipse si Gabi. Barrow Strike. Kaso nga lang, mamamatay din yata si Banscore. Double kill by Gabi. And make it a triple, ladies and gentlemen. Pero di pa natatapos. Mukhang makikipagsuntukan pa siya dun sa Weaver. Nandyan pa rin si Ghostik. Laban-laban lang yung stun. Hindi tatama dito. The Sprout onto Gabi. And si Yaj ngayon yung target nila, mga kaibigan. Wrath of Nature B na to. Gabi na naman dito. Dropping low. 50%. Ayan na nga po. Wala na rin siyang ni Silent. Ghostik TP sa muka. Sa tabi lang pala, hindi sa muka. And it's a team wipe for Team Empire. Nakuha. Team husband and team wife. Nakuha nun si Gabi doon ng monster kill. 840 gold para kay Ghostik. Kaso nga lang, pero napatay niya pa rin si Ghostik with 643 gold. And 23 minutes. Mag-aantay yung dalawang teams dito ng mag-full squad ulit sila. Pero Razor, mag-shishibas guard. 23 minutes in the game, 17-26 yung score natin, 5k gold advantage naman para dito sa Team Empire. Grabe yung Tatlo pa yung Tatlo. Tinipihan sa katabi lang. Kahit pwede nang lakarin, why walk if you can TP? Bars. Umisa pa. Why walk when you can TP? Di ba? Yun eh. Hashtag simbang gabi bars. Ayun. Tatapon ko na itong polo ko. Tatapon na daw ni Rain yung ano, tatapon niya daw yung cellphone niya eh. Polo? Ano ay, cellphone? Polo. Bakit yung polo, boy? Huwag ganun. Hindi. Simbang gabi squad tayo ngayon. Gareto na. Yung ating ban score naman sa may top lane, nag-aabang dito kay Raging Potato, pero mag-TTP na lang siya pagpunta sa kanilang shrine. I think maghahanap na naman ng away dito yung Empire. Ayan na nga, on the way na sila. Apat na heroes on the way papunta sa middle lane, pero merong vision na pwedeng i-provide. Ito namang next assassin doon sa may likod. And yung Manta style ni Gabi, kompleto na. Kaya na, mag-aambush sila dito yata. Hahanap ng tempo. Steady gold tip lang tayo, mga kaibigan. Ako po, binanatan ngayon si Miposhka. That's a dead Bane. Natokhang yung kuya mo dun sa gitna. Pwedeng iwanan yan. 25 minutes, mga kaibigan. Pero sa mga nag-mono dyan, shoutout nga pala kasi naruto na kasama ko ngayon si Rain. And we're your casters for the rest of the series. Bad score. Yan na yung silence. Nako po, yung impale. Mamamatay yung ating alakdan. Dilagyan niya din ng urn eh, para di makapag-dagger out. Pero ito naman, dahil nakakuha sila ng dalawang kill dito, tutuloy-tuloy ngayon sila sa middle lane. Ito mo naman, disruption plus manta. Wasak. Kahit wala pa masyadong creeps dyan, pero nako po si Silent.
nakikipaghabulan dun sa lagubang. Pero nag-TP out na itong si Gabi papunta dun sa top lane kasi nakita niyan dumaan yung dalawang. Yatch, may ispatan si Silent. Ayan na yung right click. Pero tingnan mo naman yun. Silent tapos defuse. Sobrang sakit. At ano, si MN, nira-right click no illusion. Galing lang yung sa Manta style, ah. Tapos si Gabi tuloy-tuloy lang sa pagpa-farm, going for his butterfly. Tapos yung Weaver naman natin. On the way naman sa MKB. Palag-palag. Wait lang, Silent. Pag-iikot-ikot to the Shuko Chill. Spot out Kimo dito sa Shrine area. TP's coming in. Four stops si Kimo into the disruption sa sarili. Rat of Nature. Kaso mamamatay si Kimo. Binatuan si Silent dito with the time lapse, mga kaibigan. BKB. Takbo para sa kalikasan. Silent. Oh, yung lang si Miposhka. Isa-sacrifice yung sarili niya para kay Silent. So it's a 2-for-1. Dalawang support sa isang support. Well, Nature's Prophet doon sa may bottom lane. Tuloy-tuloy lang sa pagpupush. Hahanapin ni RR. Ayan na. Impale Vendetta combo again. Nandyan din si Yaj sa stun. Nakupo. Tago-tago. Uy. Sinipa niya pa. Bad score. Pero nabuti na lang nandun si Bimbo. Epicenter na sobrang lutong, mga kaibigan. Pero walang ano, kasunod eh. Nakakas. Nature's Prophet. So nasayang yung pagpupush. Pero mamamatay din siya. Dalawa yung nakakuha nila. Parehas pa walang buy pa. So, execution. Pwede silang kumuha ng objective nila. Wala yung epicenter ng Sand King. Dire's top tower is under attack. Ayan. Sabi nila dito, sobrang hilaw ng epicenter. Dalawang beses na kasi na walang tinamaan. Tapos hindi pa nakatakas yung Nature's Prophet. Okay na sana yun eh, yung nagpakamatay siya doon kung nakatakas yung Nature's Prophet. Oh, easy. Mabot nga, mga kaibigan. And Radiant Tato will take lang din kasi yung ginawa niya sa may top lane. Slowly but surely lang yung ginagawa ng execution dito, inching towards the Team Empire lead. Saka 6k yung lamang ni Gabi doon sa Weaver pagdating sa network. Kaila na nga lang kanina, matastas pa yung net worth lead ng Empire, pero ngayon bumagsak na into 1K. Kasi nakuha lang sila ng objectives eh. Isa na lang. Doon yung tier 2 tower na lang doon sa baba. Napupush lang din kasi nung Nature's Prophet. Kaso nga lang, sa pagpipilit niya doon sa lane doon sa baba, siya naman lagi yung nakukuha nun din ng kill. And I think it's time for Empire na umadjust dito sa ginagawa ng execution. Pero tingnan mo naman yung Nature's Prophet. Nandun, kanina. Yan, piniping. Nandyan lang sa may tagiliran sa bahay. Habulin yata dapat yung courier na naman. Courier. Kanina pa yun siya sa courier na yan. Pero eto na si Vanskor. Wait, may Poshka. Chicken dinner. Try to push out the bottom lane. Kasama na rin nila dito sa likod lang yung ating Weaver. Plus, yung dalawang supports na execution. On to the top lane. Sila yung dalawa eh, basta magkasama. Unix Assassin tsaka yung Earth Spirit. Nakakuha silang kill pero dito, binapanatan nila ngayon yung Razor. And the Fiend's Grip into the Assassinate. Raging Potato will fall without the buyback. Tsaka naka-double damage din dun yung Weaver habang binabanatan siya. Nagkakanda na mag-death yung ating execution. Tiyan mo naman, ubos na ubos agad yung atabs ni Ghostwing. Pero after nilang gumamit ng disruption, meron pang manta na pwede ibigay si Gabi doon. There go. Meron silang detection. Yaj will be taken out. Multiple BKBs will be popped. Ghost Stick mamamatay dito sa side ng Empire. And buyback ngayon si Yaj. Habang si Silent, si FN, at si Miposhka magtutuloy-tuloy. Hindi pa rin tapos yung double damage. Oh, yung ban score naman. Hindi pa nabibitaw yung Eclipse. Ako po, Miposhka dropping low. And Miposhka nga mamamatay. The Yules onto the Sand King. And ako na Lucent Beam na right click pa, hinahabol pa ni Vanskor at ni Yaj. Mamatay si Vanskor dun. Naibigay na rin kasi yung Fiend's Grip eh, pagkakapatay nila dun sa Razor. Silent. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang. Oo, di ba? Paano ko tuyo lang inahin ko? Paano daw si Rain, tuyo lang daw yung sa kanya. Pero Ramsey kasi din talaga yung tuyo eh. Bulat yung tawag namin dyan. Oo.
sinigang. Pero ito execution, pupush dito sa may mid lane mga kaibigan. Habang initinitake advantage nila to, habang wala yung tatlo sa side ng Empire. Saka walang buyback yung tatlo eh. Push na push na push mga kaibigan. Fortifications will be popped sa side ng Team Empire. Again, may eclipse pa si Luna na ngayon level 24. Well, ghost stick. Ang rap photo lang dito sa baba. Bakit ko ganun, pag ganun magtanong, yung pag sinasabing ayaw mamigay ng mga ganun eh. Ayun. Ayun pala, nanonood si Ishii. Shoutout kay Ishii, ayan, what up, what up. Malapit na yung umuwi. Labas na ako dyan. Pero buhay na ulit si Roshan. Pwede na namang kunin to ng Team Empire. Ang tanong, i-co-contest ba sila ng execration? Tingnan mo naman, nasa may shrine area lang. Kaya sila i-contest kayo ng execration. Si yung eclipse sa magnetize eh. Napaka lugar ni Vanskor. Nag-channel na ng epicenter. Naku po, yung assassinator ka Raging Potato. Pero mapapa BKB yung kuya mo. Atakas pa! Out. Napaganda pa yung force of out niya doon pero ilang ulti yung nakomit nila doon pero yun nga lang Kimo yung mamamatay sa side ng X eh. Susunod yata si Yaj pero si Gabi in the fray. Two down from the side of execution. Buyback dito kay Kimo. Gabi ko commit yung kanyang BKB. Unstoppable streak as he kills Vanskor mga kaibigan. Silent yung ahabulin dito. Wala silang detection. Kaya makakapag-out na lang. Si Ghostick nang ipag-red clickan with Kimo pero nandiyan lang si Gabi. Tignan mo naman. Gabi! That's two down. 2-4-2 exchange yun. Nag-buy ba kasi si Kimo? Pwede na nilang kunin to. Pwede ba nilang kunin yung Roshan? Maganda yung pwesto nila ngayon sa Roshan kasi wala nang epicenter eh. Yep. Kumbaga, ayun, naku, hindi pa sila tapos. So they went for the 3-2. Triple kill. At si FN, tingnan mo, hahabulin pa. Oh no. Kaso nga lang, makakatakas yan. BKB TP out nga yung ginawa niya dun. Pero ngayon, pwede nga sila kumuha ng Roshan. Sosolohin nila yung Rosh. Tapos si Silent Ubuay na nag lang, hanap-hanap lang muna. Dito na si Raging Potato and Gabi. Onto the Rosh pit. Palag-palag na rin dito yan. Habang buhay na dito si Vanskor sa side ng Empire, makakuha ng Execration Range sa Immortal. Wala na. Bakit? Wala na. I'll take your tribute. Hindi, may shoot kami sa high ground. So, si Herbs na yun. Si Herbs na yun. May shoot din ako. Out, out, out. Di pwede, Repenic. Nagre-request sila eh, pero yung Barrow Strike tatama dun kay Gabi. Yung mo naman yung sobrang sakit. Nagre-request sila, Kuya Nick eh. Re-request. Ng ano? Nang raid. Easy palit talaga ng damit. Patatapos na tong game na to. Alis na agad tayo dito. Oh, hindi. Magpapalit muna ang damit. Ano hanggang high ground? Saka? Hindi. So, si Alu lang nagsabi nun na mag-checkered tayong dalawa. Si Alu yung may pakana. Pero speaking of pakana, may pakana din dito yung execration sa baba. Pero nag-timelapse na lang doon yung Weaver. Nakakita niya na pwede pa siya yung makakuha na ng kill doon. Pero on the way na dyan si Kimoa at saka itong si Gabi. Napo. Silent, tatakbo-takbo. Ha? Nahihirap. Alright! Power! Azos, number one! Pero naku po, ayan, speaking of number one, nag-BKB, si Silent, si RR, papatayin, rolling boulder out. Akala ko mag-rolling boulder in sila dun sa Weaver, hindi na lang daw. Pero mabubuhay pa rin, pero sobrang lutong na epicenter dun sa top lane. Raging Potato, naku, na-sprout yung kuya mo, walang TP. Walang TP. At mamatay na rin siya, pero nandyan pa si Yaj para mangulit, kaso nga lang. And there goes Gabi, here's Gabi. Oh, mamamatay si Ghostick, hindi na makakapag-TP. Godlike. And one day, billionaire yung makakapatay kay Gabi dyan. Steady gold tap lang tayo kasi nga nakapag-assault kiras na. Kong TV,
Shout out sa iyo diyan, Kong TV. Pero yung MKB makukompleto dun kay Sniper. Naka-MKB na rin ba Silent? Mag-item check kami. Item check nga tayo dyan mga kaibigan. So eto, ayan, MKB na yung Weaver. For dito sa flutter by ng ni Gabi. Ayan, 36 minutes 30-33 yung score natin. 2K gold advantage para kayo sa execution. Ito na, magpupush na ngayon yung execution sa may mid lane. Lahat-lahat, si Gabi at tapang tao, hindi atakbo na to. Take advantage na nila habang walang epicenter si Vanscore. Nako, nahuli pa yung Weaver. Kaya lang, magta-timelapse na lang muna. Habang Kimo makakakuha ng tower dun sa gitna, bibail out yung execution. Oo naman yan, bounce, rolling boulder onto Vanscore. Kaso nga lang, wala silang detection. Ako po, Yaj dropping low, the defensive disruption. Eclipse kinumit na rin dito. Yaj mamamatay, may Poshka. Yun lang, mamamatay din siya dito. Gabi, the right click damage will pop the Aegis. Makikipag right clickan pa sana with FN. Kaso nga lang, yun na, yung napakalutong na epicenter. Gabi mamamatay at one day millionaire yung ating Sniper. 847 gold guy na ako doon ni Sniper, pero di pa tapos. Andan pa rin si Bimbo, ginugaw niya yung Sniper. Isang Sniper, one more hit. Na-sprout yung kuya mo, but then they managed to kill the Sniper. 280 damage na. TP out. Nako pa, yun nga lang. Na-cancel. Saan yung Vanscore? Tamang-tama lang din yung pagkakadating niya. The execution, napala nila dun sa gitna. Nakuha nila yung tower. Naging 4-4-2 exchange pa. Bali 4-4-3 kasi nakuha sila ng tower nga dun sa gitna. So, apat yung namatay sa side ng X eh. Haba yung Team Empire. Tiyan mo naman yung batalyon dito ng Nature's Prophet. Batalyong Pitbull. Ako po, mamamatay pa si Kimo. Oh no! Yan lang, hindi siya mamamatay. Uy, double siya! Si Pinasok, mga kaibigan! And it pinasok sa hindi inaasahang panahon. Radiant's middle tower is under attack. Habang si Silent, ipapush lang dito sa may pinush yung pala yung mid lane namin. Ayan, ipapush na rin namin yung bottom lane ninyo. Na-buyback na ngayon si Luna, mga kaibigan. There goes the rolling boulder, the magnetize, kinumit na rin. Gabi, lalaban yung kuya mo. Si Silent dito, mapapa-BKB na lang muna at bailout na rin yung ating napalayo po, wala rin silang malapit na detection. Meron silang sentry, kaso malayo-layo sa kanila. Pero nako, ito si Miposhka. Mas patan pa siya dito ni RR. Di pa tumama, pero... Oh, yun na yung stun. Ako, Miposhka dropping low. And Gabi will seal the deal on the Bane. Empire, kanina natapyasan na sana. Bumaba na sa 1K yung net worth nila. Pero tumaas ulit. Naging 8K. Nakakuha din sila ng 4 na kill doon. Sabay ko nga ng objective doon sa baba kasi. Ilang seconds 39. Na lang yung BKB ng Sniper. Sniper. BKB ng Sniper mo. No, BKB ng Sniper. Lo, BKB Sniper. Ilang seconds na lang. Ayan, 8. 8 pa. Taas-taas pa rin. Dito sa may mid lane, magsasama-sama jutsu yung execution. Abot na lang. Dito H&M, UK to boy. UK. UK, UK. Dito na, magpupush na nga yung execution dito sa may mid lane. Tuloy-tuloy na ito mga kaibigan kasi nga po, walang buyback. Here we go. Naiwasan niya pa yung ano, Baro Strike. Siya pa yung nag-go dun. Napagod ng 4-stop. Ito na si Silent, lalaban yung kuya mo. Nako po, makikipag right clickan, but then Kimo will fall. Silent. O, anong ganyari? Nagtumayo lang plus nag-timelapse. Na-stun. Na-stun pala. Tingnan mo naman dito sa may tagiliran. Raging Potato with the BKB. The epicenter coming from Vanscore. Yaj. Na nga po, di pa mamamatay pero yung pin script dun.
Takbo lang, Gabi. Kapag BKB na rin yung kuya mo dito, napakakalat tong teamfight na to. Pero naku po, tatangkihin na nga nila. But then Yaj and Raging Potato will fall. 3 down from the side of Execration. Yun nga lang din yung naging problema ng Execration. Ha? Naging makalat yung teamfight nila habang yung sniper nakaka-free hit lang din. Eto na yung Gabi. Takbo lang ng takbo. Wala kasi siyang buy ba, kaya kailangan niya mag-out. Ah, yung tatlo ding patay sa Execration, wala ding buyback. But then magpupush at magpupush dito yung Empire. Ang natatanging may buyback lang, Weaver, Nature's Prophet, and Sniper. Lahat coming from Empire. Lahat yun, ang tatlo. Gino na nga nila mga kaibigan. Naku po, si Gabi. Simpang Gabi. The Silent. Ba't ngayon mo pa yan sinabi? Dapat kanina pa. Para naging catchphrase natin yan sa larong to. Ikaw talaga eh. There goes Silent na naman. Gako po. Time lapse. BKB na lang muna with the Shukuchi out. So ano nga magiging plan? What's the game plan of Team Empire to shut down Execration? Si Barscore. Sakto, 30 Ay, minutes pa. Sabi ko kanina, pag lumabas ng 30 minutes, ano? Ano? Oh, wala. Ano ba yun, Calves? Pero yung butterfly. This is it na ba? Sobrang sakit, mga kaibigan. Rolling boulder on to go stick. Yan nga lang, wala silang detection. Problema na dito yung Execration na ngayon. Magpo-push at magpo-push na sa may top lane. Blake Dagger naman para dun sa Kage. We have... Ayan, magandang hapon. Twitch chat sa mga nanonood sa atin dyan. Ayan, sa mga kaka-tune in lang. It's Execration versus Team Empire. And I'm General Tuna. Kasapo ko ngayon si Rain. Ayan. And we are Kyer Casters for the rest of the series. Ayan. Musta mo diyan mga bay? Ingon ni Kuya Nick. Sa mga Bisaya nating mga kaibigan. Oh. Buti ako yung tinanungan mo para tama yung sasabihin ko sa'yo. Wow. Oh, baka iba, tuturuan ka ng mali. Oh, di ba? Mali yun. Wrong yun, boy. Larrikson, live na live po ito. Pero BKB nakuha na ni Sand King. 43 minutes in the game, 34-41 yung score natin. Tapos nag-aabangan sila ngayon sa Roshan. 1 minute bago mag-respond. At isang minuto. Para kay Roshan. Pero now, okay lang daw. Alright. Ayan, oy, Boy Basilio, boarding house, JM Humalon. Pero nako, ito na nga yung ating Empire. Magsusmoke na naman. And pause po muna tayo. I'm sorry. Di, 30 minutes. Ayun, Cluster Paul. Ayan, tropa ko from Jensen, caster din. Hello. And, naku po, nakita na mo yung Simbang Gabi squad. Ayun talaga eh. Nakalabas mo yung noo ko. Teka lang. Oh, Asus Rog yan, boy. We're wearing the colors. Number one. Ayan na nga. Strategic post daw. Sabi dito. So, eto na nga, titingnan natin. Ayun na yan, sabi niya. Ayun na, hindi ko alam. Ano yung words XD. Na yun? May for shak-shak. Gaben. Si Gaben lang, naiintindihan ko. Nopi. Oh. Ayun. December 16, Urban QC. Imbitado kayong lahat. Ayan, sa ating year-end party ng Lupon. So, magtatanong kayong anong oras. Kahit anong oras, pwede kayong pumunta. Okay lang. Basta, kita-kits na tayo sa gabi. Kung alas 7 kayo ng umaga pumunta, okay lang. Pwede kayong tumambay dun. Hindi naman ko yung pinipigilan. O, sa labas lang, siyempre. Iba din siya. Di ba? Ayun.
Pero eto na nga mga kaibigan, biglang tumahimik yung mapa. So, ayan na, Roshan is up. Dito na magkakaalaman. The Clash of the Century. According to Prop Herbs. Eto na, naku. Waboya la is real. Nagahan tayo ng buyback eh. Yun nga eh. Ayan, ito, 3 minutes pa. Ayan, 1 minute yung kay Gabby. Ayan, so... Sige na. No, para safety. Kailangan talaga yan. Hindi sila pwede basta-basta kumrush dyan. Oh, walang buyback. Oh, yan na. Uumpisa na yata ni Silent. Start the party ba? Oh, hindi pa daw. Wag muna. Hilaw pa yung lechon. Opo, pero ito si Banscore. Eh, start to date, di ba? Kapag nag-birthday party, kapag hilaw pa yung lechon, di wala pang kain. Di ba? Yung clash, di ba? Wala pang buyback, wag muna umpisahan. Ayun talaga eh. Pero nako, yan nga lang, mag-group up Dotto na dito yung execration, mga kaibigan. Di nila kaya. Di na nila kaya. Alright, kakayanin natin. Pero yung Mjolnir na ngayon dun sa sniper. Papatulugin pa si Gabby. Papasok na sila. Sinisipa-sipa na oh. Isang magandang magnetize lang din eh. Tapos sa kapila naman isang maganda naman na epicenter. Sa malutong lang. Ayan. So steady gold tip lang tayo dyan. Pero kailangan talaga hanapin nila dyan ang sniper. Si Ghost Kikimush. Ang sarayap! Push-push lang. Ayan, creepy. Oh, creepscape lang. Ang ginagawa yan. Pero tinan mo naman yung... Yung bottom lane nga lang kasi ng execration, eh, pushed in na. Papasok sa kanilang bahay. Nagpapahirap lang din sa kanila yung Nature's Prophet. Kahit na napupush nila yung mga lanes, kumbaga nagkakaroon ng pressure din para si Empire, binabalik at binabalik lang din ng Nature's Prophet. Eh. Tapos tipe lang ng tipe kung saan-saan. Tapos talaga yung walang buyback. Pero si Banscore nga lang, mapapatay ni RR. Na walang buyback. Pwede na po dito. Luto na yung lechon. Ayan na. Sabi ni Quinnick. Pwede na. Pwede naman si Gabby. Sige, si Gabby lang yung iiwan nila sa may rush pit. Habang yung iba, defense-defensa. Pero naku! Yun lang! Naka-nullifier ba yun? Tingnan natin. Yep! Oh, naka-nullifier na. Sobrang sakit naman. At kasi hindi na tuloy. Hindi nakagamit ng item si Kimo eh. Pwede pa naman sa mag-outon. Meron siya ang 4-staff at go septen. Sabi nila, amin tong Roshan. Pwedeng sa inyo to, pero si Ghostick, yun lang. BKB ulit para makatakas. And the pero damage won't be enough. Makapag-out na nga din siya doon. Tapos ito naman ginugo naman ni RR. Yung... Weaver pero makapag-BKB na lang din paalis. 5 seconds na nga lang yung BKB niya. Sabi dito, nullifier, uwian na. Pero ito yung pinaka-importante sa Roshan na to. May Refresher Shard. Kaya kailangan nilang kunin to para it's either double epicenter for Empire or double magnetize. Pwede rin namang double eclipse. Double eclipse. Pwede rin. Extra rice. Oh. 5 rice daw. Bagong buhay na ako. Bagong buhay na pala to eh. O isang rice na kinakain ko ah. Yan. Isang rice sa umaga, 5 sa tanghali. Oh, ba't kumakain ba ako sa umaga? Tulog ako sa umaga. Oh, di ba? No, P. Diba, sinabi, di naman sinabi kung gaano karami, isang rice lang naman ito, isang kaldero. Diba? Huwag niyo ipilit, nagbago na nga yung tao. Hindi talaga, ayun. Ipilit talaga namin, pero ito na nga po mga kaibigan. Grabe, may pambili na ng Divine si Luna. Oh. Nako, nice pata ni Silent. Ayan na nga po, pero nako, na-feeds, grip pa, and multiple BKBs will be pop mga kaibigan. Ito na nga ba to, the Clash of the Century. Pero wala nang BKB si Gabby, nagamit niya na kanina. Pero ayan, si Raging Potato, sobrang sakit ni Kevin. Epicenter naman from the backline, grabe yun na. Anong klaseng epicenter? Parang ilang beses tumalun. Ano? Dagger 4-stop? Dagger 4-stop, barrow strike. Pero yun, ito na nga dito sa gitna. Nako, yan.
Binaro Strike at mamamatay din. And Silent with the godlike streak mo, mamamatay sa 3 for the price of 1. Buyback yung Razor. Pero walang buyback yung dalawang supports na naman coming from Execration. Pero bago ituloy na naman na ito ni Empire yung sa middle lane nila, kukuhanin muna nila yung napakalaking advantage. Tapos nakapush din yung lane dun sa baba. Hindi na makakakontest ng rush ito. Nakakuha na din naman nila. Double damage pa si FN. Double, ninanam niya si RR. Pero habang yung iba dito sa side ng Empire, nasa may mid lane. Maganda rin kasi yung nullifier din talaga doon sa Weaver. Kita mo naman kanina yung sa Shadow Demon. Kaya pa naman mag-out ng Shadow Demon, pero dahil nga doon sa nullifier, di niya nagamit yung Force Staff niya. Tsaka yung Go Scepter. Ganon din sa Luna, di makakapag-BKB basta basta. Ito na yung trio ng Empire. Nandito sa may mid lane, RR lang, pinasok ba? Ginamit na rin doon yung BKB para makapag-push. Kailangan niya din ng nullifier. Yan sinabi ko ano yun, sa pressure ka. Pwede nila, kinuha na nila itong shrine sa may top. So, habang yung Prophet naman, tuloy-tuloy lang sa magpupush dito sa taas. Kasi mang-iinis lang. Tapos nagtitipi out lang. Hindi na talaga nang-iinis yan eh. Wala na talaga yan eh. Ayun, sabi ni Kuenik, tiwala lang, 90%. Eto na yung epicenter, 90% mga kaibigan. Kaso nga lang, walang backup yung kuya mo. Wala rin naging kasunod doon. Medyo malayo pa yung sniper, pero yun, hinahabol naman nila dito si sniper. Oh, takbo, rolling boulder, grabe naman. Si Paka ngayon! Si Paka ngayon! Naku po! Kinumit yung Eclipse, pero magpa-pop yung Aegis habang si Ghostick kinukuha na. Yan na, pinupugak niya na yung gitna. Pero nag-buyback na nga doon si RR, pero di pa tapos na Fiend's Grip pa itong Luna at mamamatay tanggal yung Killing Spree. May buyback pa. Pero nakakuha nun sila ng Raps doon. Ngayon, wala nang buyback lahat sa side ng X eh. Napabuyback na rin yung Nature's Prophet. Habang kinuha nila itong tower sa may top lane, tuloy-tuloy sa high ground. Ayan, sa high ground. Yun na nga. Depth sila ngayon na abot. Oh no, pinatulog pa. Oh, FN mamamatay. And Silent with the BKB. RR will fall. Wala, nag-buyback na siya kanina. Ako. Palag-palag. 2v4 mga kaibigan. Eto na yung huling sayaw ng Execration. Radiant's top tower. Kuha na nila yung tower sa may top lane and masisecure na ngayon ng Empire yung Mega Creeps. Kuha ng Refresher Shard si Gabi. Lagpalag na mga kaibigan. And Mega Creeps it is. Pero hindi pa pala meron pala sa baba niya. Kung puminoy pa sila, nagtira sila sa baba ng isa. Laban-laban na ito mga sir. Ayan na yung Refresher oh. Dinato na naman ulit. But then mamamatay si Kimo. There goes Silent, dealing the damage for Empire. Tapos habang nag-ahabulan sila doon, merong clash dan. Yung Nature's Prophet na naman sa baba. Ito na yata ito. Tinan mo naman yung nullifier, napaganda din talaga. This is game epicenter na sobrang lutong. Uy, sinipa pa si Gabi. Para mabuhay. Kasi wala din buyback. Pero oh, pinasok! Ako. Kaya na. Wait. What? Did? What? Ayan lang. Buhay pa si Gabi. Namatay yung sniper. Hindi, nabatay din yung Sand King. Nag-buyback oh. Nag-buyback. Pero yun na, magtutuloy-tuloy na yung push dito ng Empire. And that's all. Gabi, all alone. All alone. Mahirap na. Ayan na, mahirap na nga talaga. Kahit meron siyang glib eh. Tatlo yung bumabanat eh. Dami, ayan na naman oh. Nanalipayer na naman. And this is game number 2. 2-0. Yung masisecure ng Empire. And Execration. Execration, makasama nila yung Max sa quarterfinals while Team Empire naman diretso na sa semifinals mga kaibigan. So ang magiging bracket po ng ating playoffs will be single elimination, best of 3.
Tapos wala na rin tayong tiebreaker. Pero maganda yung naging start talaga para sa execution. I think yung gitna rin eh. Okay na rin yung gitna. Hanggang gitna. Maganda talaga. Doon lang siguro nagkatalo ng nagkakuha na ng objectives na kumbaga nakakuha sila ng maraming objective. Kaso nga lang, yung Nature's Prophet na nangungulit na nagpe-pressure ng lanes na kahit na may angat nila, babalik lang din. Tapos kung magkaroon ng malakihang clash, ang gagawin ng Nature's Prophet, kung ano objectives, parang hinahayaan niya na mamatay mga kasama niya. Tapos lagi yung sniper, sobrang ganda ng posisyon. Tapos isa pa sa mga nagpahirap sa kanila doon, yung nullifier na pick up neto ni Weaver. Pero I have to give props to Gabby. Ah. Sobrang galing ng performance sa ngayon na game. Hindi siya nawala sa top net worth. It could have been Execrations game eh. Pero yun lang nga. Tulad na sinabi mo, nagkatalo sila sa... nagkatalo sila sa objective. Pero yun na nga mga kaibigan. That concludes our day number one. Huwag kalimutan, December 16, mag-file na kayo ng leave of absence, mag-file na kayo ng sick leave. Sabihin nyo, masakit ang chan nyo ng araw na yan. Ha? Resignation, mag-file na rin. Ayan. Para makita-kits tayo doon, year-end treat ng Wombox Combo para sa mga Tagalog. Sa lahat, community raid. Tayo, kung may Twitch raid tayo, i-raid natin ang Urban QC. Kung anong oras, depende na sa inyo yan. Bahala kayo, anong oras kayo pumunta. Basta, libre na yung drinks. Drinks lang, walang pagkain. Seryoso kami doon. Pero yun lang, maraming salamat mga kaibigan. Tomorrow, ayun, ulit, ROG Masters. I think isang series lang, isang best of three lang tayo bukas for ROG Masters. And that's I think that yun yung dalawang... That's you and Calbs. Yeah, that's me and Calbs, mga kaibigan. Thank you so much. Kinakits tayo bukas dito lang sa WomboXCombo. #Ready247.